Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako at magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Guys, simulan na natin. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa para mas madaling matapos. So, ang topic natin ngayon ay ang limang paboritong posisyon ng ibang babae, no? So, yan po yung pag-uusapan natin. May mga posisyon sa sipping o talik na paborito ng ibang babae. So, narito, ibibigay ko ang mga sumusunod na mga posisyon ng gusto ng mga ibang kababaihan, ano? So, yung number one natin is yung tinatawag na missionary style. No, ano naman ito? Ang posisyong ito ay kung saan ang babae ay nakahiga at ang lalaki ay nasa ibabaw nito. Ito ang pinaka kakaraniwang posisyon na ginagawa ng mag-asawa o mag-partner, magkasintahan man, ano. So, isa po itong gustong-gusto ng mga kababaihan dahil tawag dito, ano, naabot ang G-spot na tinatawag doon sa babae, no? Kapag ang G-spot ay na-stimulate, ay doon pa lang ay mas madaling malabasan ang babae. So, sa posisyong ito, talagang abot na abot niya ang G-spot ng babae, ano? So, isa ito sa gusto ng mga kababaihan na tulad ko. Isa na rin ako doon, no? So, yan po ang pangkaraniwang ginagawa ng mga tawag dito, ng mga mag-partner mulat sa pool, no? So, yan po yung number one, yung missionary style. At ang number two naman, yung tinatawag na cowgirl. Ano naman ito? Itong posisyon na ito ay isa sa pinakagusto rin ng babae dahil nakukontrol namin ang lahat ng angulo, ang bilis at lalim. Kaya maaring siya ay madaling makaraos sa posisyon na ito. So, yan po guys, gustong-gusto namin itong ano. Pero sinasabi ko po, hindi po lahat ha. So, karamihan sa babae, mas gusto itong cowgirl. Kami ang nasa itaas kasi kaya namin kontrolin lahat, no? Kung ano yung bilis, yung lalim, at saka yung angulo na kami ang gumagalaw. Kaya yon talagang nasisiyahan kami kasi alam namin kung saan nga siya ang anuhin namin eh. Lalo na doon yung pag na-stimulate yung G-spot, no? So, isa po ito sa pinakagusto ng karamihan ng babae. Isa na po ako dito, no? Na nasa itaas, yun ang tinatawag na cowgirl naman, no? So, yan po yung number two, yung cowgirl na posisyon. Kaya, guys, ito ang isa ito na dapat na subukan nyo dahil nasisiyahan po ang mga kababaihan at may tendency na madali po siyang makaraos kasi karamihan po sa babae hindi po kaagad nakakaraos kaagad, no? Kaya subukan nyo ito, baka tawag dito, kung hindi nyo pa nasusubukan ha, kasi para mapadali si Mrs., no, sa makarating. So yan po yung sorry po, ano, number 2 natin na tinatawag na cowgirl. At ang number 3 naman is yung reverse cowgirl naman ito, no? Nasa itaas pa rin si partner, si Mrs., pero nakatalikod sa sayo. So isa rin ito na talagang gustong-gusto rin ng babae dahil naaano yung ano niya, yung mani niya na anong tawag dito, nakikiskis yung mani ng isang babae habang siya yung nagaano, siya yung gumagalaw sa itaas. Tandaan niyo guys, no, kabaliktaran lang ito. Taas, reverse cowgirl. Nasa itaas po ang babae, yung cowgirl is nakaharapan po kayo, pero sa puntong ito, nakaharap po ang babae sa harapan, ang lalaki naman ay nakatalikod. Kaya nasa likuran ng tawag dito, ng lalaki ang likod ng babae. Yun ang tinatawag na reverse cowgirl naman ito, no? So, tandaan nyo guys, ito ay isa rin ding itong madaling labasan ang babae dahil nakikiskis niya po ang tawag dito, ang kanyang mani na tinatawag, yung clitoris, no? So, yan po ang isa na magandang, ano, magandang posisyon na gustong-gusto ng babae. At ang number 3 naman ay yung tinatawag na dog style, no?
Gustong-gusto rin ng ibang babae ang posisyon ng dog style dahil abot na abot ang G-spot ng partner. Sa posisyong ito, ang babae nakasandig sa paharap, suportado ng kanyang mga tuhod at kamay, habang ang lalaki ay nasa likod at nakaluhod rin paharap sa puwerta ng babae. Ito ay ang nagbibigay ng kasiyahan sa babae mas higit sa iba pang mga sexual na posisyon. So guys, ito pong tinatawag na back style, no? Ito po ay isang gustong-gusto rin ng mga lalaki, ng mga kababaihan dahil abot na abot yung G-spot namin, no? Kasi nga pag na-stimulate yun, doon talaga na malaking porsyento na makakaraos kaagad si Mrs. kapag na-stimulate yung G-spot, no? Kaya ito ang isang posisyon na dapat gawin natin sa ating mga partner dahil gustong-gusto nila. Gustong-gusto. At saka alam din namin na gustong-gusto rin ng mga kalalakihan ang tinatawag na dog style. Kaya guys, habang tawag dito, habang nagtatali kayo, gawin nyo itong isang posisyon para naman mas madaling makaraos at masiyahan ang ating partner, no? So, yan po yung number 3, guys, yung dog style. At ang pang-last naman natin is yung tinatawag na leg on shoulder. Ano naman tong leg on shoulder, ano? So, ang ibig sabihin, isa rin itong posisyon ng gusto ng babae dahil sa lalim na maabot din ni Manoy, no? Ito ang gaya rin ng missionary kung saan magkaharap ang babae at lalaki, ngunit dito ay nakapatong ang mga hita ng babae sa balikat ng lalaki naman, no? Yung dalawang paan hita dito nakalagay. Kaya ito po ang tinatawag na leg on shoulder. Dito po sa shoulder, ilalagay yung dalawang paa. Kaya ito ay isang gustong-gusto rin ng mga kababaihan dahil na malalim din ang inaabot at may tendency talaga rin na maabot yung G-spot na tinatawag, no? At yun, baka dito rin ay madaling makaraos ang isang babae. Kasi itong mga sinasabi ko guys, ito po yung mga gustong-gusto ng kababaihan. Ang ibig sabihin niya, dito ay nasiyahan po sila. Ang ibig sabihin, kasi pag nasiyahan ng isang babae, ang katumbas po noon is nakaraos po sila, nakarating po sila, nag-orgasmo po sila. Yun po yun. Kaya ito po yung mga pinag-aralan ko at nagtanong-tanong ako sa aking mga palibot na mga kababaihan kung ano ang mga gustong-gusto nilang mga posisyon at pati na rin sa aking pag-aaral. Ito po ang mga posisyon na gustong-gusto ng mga ibang kababaihan. Pero paulit-ulit kong sinasabi guys, hindi po lahat na individual na pariho ang mga posisyon na gusto kasi meron din namang iba na medyo wild ang gusto, no, sa ng ibang babae. So, ang sinasabi ko lang po yung karamihan, yung gusto ng mga kababaihan na posisyon ay ito po, itong limang posisyon na ito, no? So, maraming salamat sa araw na ito at sana nagustuhan nyo ang isa kong video ngayon. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humihingi po ako ng kaunting pabor na isubscribe po ang aking maliit na channel at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod kong mga i-explore na mga bagong informasyon ay updated po kayong lahat. Maraming salamat sa araw na ito. Magandang araw po.